kapayapaan, handog ng Diyos at anak. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay unang araw ng Hunyo at pinararangalan ng inang simbahan ang paggunita kay San Justino, isang martir. Kaisa niya at kaisa ni Santo Padre Pio, ipanalangin natin ang lahat ng ating mga personal na kahilingan para sa lahat ng ating mga kapatid, kakilala at kamag-anak na nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Panginoon para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Hesukristo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang nag-iintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-iingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang
tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuwaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin naman nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Ano pong gusto ninyong itanong sa Panginoon? O baka mas magandang, kayo po ba'y nagtatanong sa Panginoon? Yan na naman kayo, nakatingin lamang kayo sa akin. Nagtatanong ba kayo kung bakit kayo may sakit? Nagtatanong ba kayo kung bakit kayo may problema? Nagtatanong ba kayo kung bakit yung sinweldo nyo kahapon ubos na? Auno pa lamang. Nagtatanong ba kayo kung bakit hindi kayo nawawala ng suliranin? Natatanong ba kayo kung bakit lagi kayong may utang? Anong tanong ninyo sa Panginoon? Father, pwede po bang magtanong sa Panginoon? Pwede. Pwedeng-pwedeng magtanong sa Panginoon basta sa tamang dahilan. Sapagkat ang mga Pariseo sa mabuting balita ngayon, nagtanong din sila sa Panginoon. Anong karapatan mong gawin ang mga bagay na ito? Pero ang dahilan nila, kaya nila tinatanong si Jesus para makahanap sila ng butas nang sa ganoon maipapatay nila si Jesus. Tamang tanong, maling dahilan. Ngayon, anong tanong mo sa Diyos? Kung ang tanong mo'y bakit ka may sakit, bakit mo tinatanong? Sapagkat kung nagtatanong ka, sapagkat ang dahilan mo'y gusto mong maunawaan ang kanyang kalooban, pwede kang magtanong, Panginoon, bakit naman ho ako na may laging nagsisimba? Ay, bet ho ako ang may sakit? Ako naman ho'y bait na bait. Wala nga ho akong kaaway. Hindi nga ho nakikipagchismisan. Ay, bakit ako ang may problema? Kung ang tanong mo ay upang palalimin ang iyong relasyon sa Diyos, pwedeng-pwedeng magtanong. Pero kung magtatanong ka para pagdudahan ang plano ng Diyos sa iyong buhay, iisa ang pupuntahan ng iyong tanong. Magkakasala ka. Sapagkat ang tanong na hindi tama ang dahilan ay mga maling tanong. Pero ang tanong upang maunawaan ang mga bagay na hindi mo maintindihan, magdadala sa iyo sa tamang kasagutan. Panginoon, ako naman ho ay 60 taong nagtrabaho para ho maiadyo ko ang aking mga anak, mapag-aral ko. Eh bet ho ngayon ay ako ang hirap na hirap. Tinatanong mo ba dahil gusto mong malaman ang plano ng Diyos o tinatanong mo dahil sinisisi mo ang Diyos? Panginoon, ako naman ho ay mabait ba itong aking mga kapitbahay? Ay lagi nang ako ang chinichismis. Panginoon, ako naman ho'y masunuring anak. Ay bet ho ako hindi iniimi ka ng aking ina? Panginoon, ako naman po'y nagpipilit maging tapat sa aking asawa. Ay bet ho ako'y laging pinagdududahan? Panginoon, ako po'y pabalik-balik na dito sa Padre Pio tuwing Sabado. Ay bet ho hindi po ako magkamit ng biyayang aking kinakailangan? Mga tanong na kung gusto mong itanong para alamin at liwanagin ang kalooban ng Diyos sa iyo, tamang mga tanong. Pero kung ikay magtatanong para pagdudahan ang Diyos, dadalhin ka niyan sa kawalang pag-asa. Dadalhin ka ng mga tanong na iyan sa pagkakasala. Kaya pwedeng magtanong basta tama ang dahilan. Kaya kung kayo may tanong sa buhay, ang sunod niyong itanong sa sarili, bakit ko ba gustong tanungin ang Diyos?
Ano bang aking ipinagdadasal? Tingnan niyo, napakarami ninyo ngayon. Napakarami natin. At may kanya-kanya tayong gusto. Eh paano pagka hindi mo nakamtan ng iyong gusto sa iyong misang ito? Hindi ka nababalik dito? Paano pagka hindi pinagkaloob ng Diyos kaagad ang iyong hinihingi at itinatanong? Magtatampo ka sa Diyos? Paano pagka parang napakahirap ng karanasan kahit na ikaw ay laging nagdadasal? Ibig sabihin ba'y hindi ka na maniniwala sa Diyos? Minsan, ang mga bagay na ating nararamdaman ay pamamaraan ng Diyos upang lagi mo siyang puntahan. Hindi kayo nag-exam ng mga board exam, ano ha, noong mga nagdaang buwan, pag sa dami nagpabasbas ng lapis dito, pati pagtatasa, si Father pa ang pinagtatasa. Sabi ko, college ka na, hindi ka marunong magtasa. Maraming pumasa. Pero nasaan sila? Yung pagkatapos mong makapasa sa iyong pagpapabasbas sa iyong lapis, bumalik ka ba para magpasalamat sa Diyos? O nakalimutan mo na siya dahil pasado ka na? Engineer ka na eh, attorney ka na eh, teacher ka na eh. Saka mo na uli kailangan ng Diyos kapag may problema ka na uli. Yun ang masama sa atin. Lumalapit tayo sa Diyos kapag kakailangan lamang natin siya. Pero tingnan nyo, marami sa atin dito, hindi naman lahat humihingi. Marami sa inyo'y nagpapasalamat dahil kahit maraming utang, natapos ang Mayo, nabuhay kayo. Pero nyo'y auno na uli ngayon, o bagong buwan, ay buhay ka pa eh. Kahit marami kang problema. Kaya sa iyong paglapit sa Diyos, para tanungin, Panginoon, bakit ako nagkakaproblema? Panginoon, bakit ako nagkakasakit? Ilakip mo dyan ang iyong pasasalamat. Sapagkat sa kabila ng iyong sakit, tingnan mo't nakapunta ka dito. Sa kabila ng iyong problema, tingnan mo't naririto kang ligtas. Sa kabila ng iyong napakaraming utang, tingnan mo't buhay ka pa ngayon. Hindi ba biyaya iyan ng Diyos? Oo't may problema, oo't may suliranin, pero kailanman hindi nakakalimot ang Diyos para sa biyayang kinakailangan mo upang maisabuhay mo't malampasan ang iyong problema. Marami sa atin ay may suliranin ngayon. Pagkatapos ba ng misang ito'y tapos na ang inyong problema? Hindi! Pag-uwi nyo sa inyo mamaya, magkagalit pa rin kayo ng iyong asawa. Pag-uwi nyo sa inyo mamaya, mautang ka pa rin. Pag-uwi nyo sa inyo mamaya, hindi ka pa rin iniimi ka ng iyong anak. Pag-uwi nyo sa inyo mamaya, may sakit ka pa rin. Pero alam mo, na pagkatapos ng pagpunta mo sa Diyos, may panibago kang lakas para isabuhay ang mga suliraning iyong dinadala. Yun ang biyaya ng Diyos. Kung yun ang dahilan kung bakit mo siya tinatanong, pwedeng-pwedeng magtanong. Panginoon, bakit ako ang may sakit? Pero salamat po sa pagkakasakit na ito dahil humahaba ang aking pasensya. Panginoon, bakit po ako ang may problema? Pero salamat po sa problemang ito. Tumatatag ang aking sarili. Kung ang tanong mo'y para unawain ang dahilan ng Diyos sa mga bagay na iyong pinararanas sa iyo, pwedeng-pwede mong tanungin ang Diyos. Pero wag na wag po kayong magdududa at mawawala ng pag-asa sa inyong paglapit sa Diyos. Walang problemang magpabalik-balik, walang problemang magpaulit-ulit, walang problemang laging lumapit sa Diyos. Ang mahalaga, sa bawat paglapit, napalalakas tayo upang malampasan natin at maisabuhay natin ang mga bagay na ating pinagdadaanan. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang ating pinararangalan si San Justino at habang tayo'y nananalangin kay Santo Padre Pio na tayo'y pagkalooban ng lahat ng ating pangangailangan,
hilingin ninyo kay Jesus na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, marami po akong gustong itanong sa inyo. Pero sana po'y dalhin ako ng mga tanong na ito sa isang malalim na pakikipag-ugnayan at relasyon sa iyo. Marami akong tanong, pero punuin mo po ako ng iyong pagmamahal upang unti-unti sa aking araw-araw na buhay, magkaroon ako ng kasagutan sa mga bagay na aking itinatanong sa araw-araw. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng katangkilan mo. O sana, o sana, sa kagitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kagitaasan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Salamat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang galing. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanggapin mo ang alam ng bago.
ibigay sa amin ang kalakasan. Iman, karapat-dapat kami maglalakbay, tanggapin mo ang aming payag. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Oh,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino. Kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po natin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan, may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng Batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong support ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ika-apat, ngayon pong araw na ito, baka kayo makakapag-stay pa ng medyo matagal, mamayang alas 11 ng umaga ay darating dito sa atin ang koronadang imahen ng Mahal na Birhen ng Consuelo, ang Mahal na Birhen ng La Consolacion y Corella. Ito po'y galing sa simbahan ng San Agustin sa Intramuros. Sila po'y dumadalaw sa mga simbahan upang magpalaganap ng debosyon. Mananatili dito sa atin ang imahen hanggang June 8. Simula bukas hanggang June 8, may pagdarasal ng rosaryo sa alas 6 ng umaga, kasunod ng misang alas 7. At sa June 8, ang misa ng pamamaalam, ang misang alas 7 ng umaga, bago po siya ibalik sa kanyang tahanan sa Intramuros, Manila. Kaya kung kayo'y makakapag-stay pa ng kaunti para makita ninyo ang koronadang imaheng ito, alas 11 po ng umaga ay darating dito sa atin sa pambansang Dambana. At bukas, ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng Adorno Fathers, ilang pong mga paring nakakatulong natin dito sa paghahanda sa kapistahan ng kanilang tagapagtatag, si San Francisco Caracciolo, tayo po ay hinihinga ng school supplies na i-offer natin para sa kanilang apostolate sa mga batang nag-aaral. Ito po ay dadalhin bukas ng social services ministry natin sa pangungunan ni Father Jesse at ni Brother Primo doon po sa Marian Orchard sa Lipa kung saan naroroon ang bahay ng mga Adorno Fathers para ialay sa kanilang banal na misa. Kaya po sa inyong mga nagnanais mag-donate ng pambili o ng mga school supplies, kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at opisina para po sa mga detalye. Pagkatapos ng ating banal na misa, isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Kayo pong lahat, lalo ang inyong mga may sakit, ay ating inaanyayahang makiisa. Maraming salamat. Ang sunod nating misa, mamayang alas 12 ng tanghali, ito'y misa ng pagtanggap sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon at inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging magtiwala sa dakilang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Habang inaawit natin ang awit kay Padre Pio, ating ipapasok ang kanyang relikya. Ating gunitain ang buhay na banal ng samparin kay Kristo. Lubos na nagmahal, tanda ni Jesus ay namalas sa kanya na stigmata. 50 taon niya
tayo'y tana ang sakit at paghihirap. Buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisan at pagmimisa. Pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Pade Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaan. Palakpakan natin si Padre Pio. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa. Maging gabay sa aming pagsika, na gawing kaaya-ayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Simulan po natin ang liturhiyang pangsabado ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang natin ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayo pong lahat para sa panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwala ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Atin din pong alalahanin ang mga kapatid nating hindi makaparito dahil sa kanilang mga dinaramdam na karamdaman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas na sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, kami ay dumudulog at nananalangin sa iyo. Hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio ang lahat ng aming karamdaman sa isip, diwa, kaluluwa at sa aming kalooban at sa aming pangangatawan. Bigyan mo po kaming lahat ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan,
ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa pamamagitan ng aming mahal na patrong Santo Padre Pio, gayon din ang mahal na Birheng Maria, pagkalooban kami ng mga biyayang aming kinakailangan sa araw-araw. Maipagpatuloy namin ang aming paglilingkod sa aming kapwa, tanda ng aming paglilingkod sa iyo para sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan. Sa makapangyarihang pananalangin at pamamagitan ng aming mahal na patron, dumudulog kami sa iyo sa lahat ng aming karamdaman na aming nararanasan sa kasalukuyan. Bigyan kami ng kapanatagan ng kalooban, maayos na mga pangangatawan, bigyan kami lagi ng lakas upang makapagtrabaho ng mahusay. Bigyan kami ng kababaang loob upang ang mga suliranin, ang mga bagay na hindi pagkakaunawaan ay aming mapalipas at mapatawad ang aming kapwa. Bigyan din kami ng lakas sa aming pangangatawan, sa lahat ng aming nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng aming katawan, sapagkat alam naming ang iyo lamang mapagpala at mapaghilom na mga kamay, ang tanging makapagkakamit sa amin ng lunas habang kami nananalig at umaasang sa panalangin ng aming mahal na patron at sa pagdurusang iyong ibinahagi sa kanya, kami rin sa aming mga mumunting pagdurusa naway makabahagi sa iyong malaking paghihirap. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo sa pamamagitan ng matimyas at mapagpagaling na pangalan ng iyong anak, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Habang iginagawad po ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio, patuloy tayong mananalangin para sa ating mga karamdaman at sa karamdaman ng lahat ng ating mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagkakataon pong ito, ating babasbasan ang inyong mga religious articles, inyo pong hawakan o inyong ilagay sa inyong harapan ang inyong mga nais pabasbasan. Gayun din ang mga taong nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, at mga bulaklak ng rosas na aming iaalay mamaya kay Padre Pio. Ang mga itong nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa inyong kaalaman, ang relikya na ating ginagamit tuwing Sabado ay dugo ni Padre Pio na nasa isang tela. Yung pong relikya na naroon sa ibaba, yun po ay guwantes na ginamit ni Padre Pio. Meron din po iyong dugo na nakabahid. At sa ilalim ng ating kampanaryo, naroon pa ang maraming mga relikya ni Santo Padre Pio. Nawa po siya ay maging daan upang tayo'y lalong mapalapit lagi sa Panginoon. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating mga banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari na po nating ialay ang mga bulaklak kay Santo Padre Pio, puti sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Meron po tayong mga available na rosas diyan po sa gilid at likod ng simbahan. Padre Pio.